Diaries, welcome back to my channel. And kung bago ka palang napapadpad sa channel na to, please do subscribe para updated ka sa mga susunod na videos ko. And if magustuhan mo tong videos na to, palike naman ako. For today's video, naisipan ko na mag Q&A portion, charot. So gathered ako ng mga comments nyo doon sa iba't ibang vlogs ko and sasagutin ko yon. So, nag-gathered ako ng mga 10 questions na sasagutin ko kung kaya ko. So, it's been a while, kung mapapansin nyo, hindi ko din alam. So, yun nga. So, yung first question natin is from Bruce Lee. Ang question niya is, Ma'am, posible po ba na mag-cross country pagkatapos ng 1-year contract? So, pwede po. Pwede ka po mag-cross country after ng contract mo or even hindi pa. Kahit hindi pa nga tapos yung kontrata mo eh, pwede kang mag-cross country. Pwede kang pumunta anywhere in Europe. Basta valid yung visa mo kasi marami dito yun ang ginagawa. Kahit hindi pa tapos yung kontrata nila, pumupunta sila sa Germany kasi yung city namin is malapit sa Germany. Or nag-shift sila ng ibang trabaho. Basta, as long as valid yung visa mo, kahit hindi pa tapos yung kontrata mo, pwede kang mag-cross country. Question is from Soraya Green. Question niya is, may age limit po ba? And ilang months hinintay nyo bago po kayo nakaalis? Dito, pag nasa Poland ka na, walang age limit as long as kaya mo magtrabaho. Pero if under ka ng agency, usually naman under ka ng agency, meron sila mga age limit. So yung akin, from the time of application hanggang sa makarating ako ng Poland is inabot ako ng 6 months. Lahat-lahat na yon hanggang kasama na yung pagkuha ko ng visa sa Malaysia. That was before. Pero ngayon is nasa Pilipinas na. So yun po. Question is from Chris MS. Sabi niya, Hi Idol, Sushal. Hi Idol Alex, I'm presently working here in Hong Kong. Pwede po ba mag-tourist visa dyan? Then dyan na po mag-apply, baka sakaling makabura. Kasi agency ko po is 175,000 ang aabutin. Wow! So ganito po yun. Hindi ka pwedeng pumunta rito as tourist visa and then mag-jump ka to working visa. Hindi po yun po pwede. And mahirap kumuha ng tourist visa dito. That would be like parang Schengen visa. So, kung mag-work ka dito, kailangan pagpasok mo ng Poland, naka-working visa ka na. Tapos, marami din yung nagsasabi na nag-a-apply sila sa ibang agency outside the Philippines, which is ina-advise ng Polo na never fall for a third country hiring. Kasi nga po maraming naloloko. Pero I suggest na search ka dyan sa agency na yan kung legit siya. Question is from Elmer Reyes. Ang tanong niya is, maganda sa Poland pero medyo mahirap yata mag-apply kasi nasa Malaysia ka pa magpa-process ng papers mo. As I've said po, dati po nasa Malaysia ang embassy ng Poland pero ngayon meron na po sa Manila. So sa tingin ko, mas magiging madali na yung application. Question is from Edison Antazo. Question niya is, ano po yung legit na agency ma'am? Bala ko po mag-apply. So, para sa mga legit na agency, I suggest na tumingin kayo sa site ng POEA kasi doon po lahat nakalista ang mga legit na agency. Depende na lang po kung meron pong job orders papunta ng Poland. Question is from Richie Pohino. Question niya is, kabayan pwede ask kung saan ka nag-apply papuntang Poland nung agency nakapagpaalis sa'yo galing Dubai. So, marami ako nababasa na gantong comments. Siguro na misunderstood nila yung una kong vlog. Doon po is sinabi ko lang na nag-work ako sa Dubai noong 2010 pero hindi po ako doon nag-apply papuntang Poland. Sa Pilipinas po ako nag-apply. I am not sure kung yung mga legit na agency sa Dubai. May naririnig ako na PWG pero hindi ko sinasabi na legit yan. Pero yan yung matunog na agency sa Dubai na sa tingin ko yata daw is direct hiring. Pero pag direct hiring po, tayo po ay mag-iingat at alam ko na malaki ang gastos dyan. I suggest na sa POEA tayo mismo maghanap ng mga hiring papunta ng Poland. Question is from Dragon Ball. Question niya is, Hi Alexa, I want to know what do you think those online application and immigration in FB, do you think it's legit? Based on my opinion,
too good to be true yung mga posts sa Facebook. Huwag naman po tayo magpapauto o magpapaloko. Maraming naloloko dyan, nag-out na maraming pera. Meron akong kaibigan na nag-stay siya sa shelter sa embassy kasi naloko siya, nag-apply siya. Galing din sa Facebook ha, yung agent niya is nasa Germany or Croatia. Naglabas siya ng 360,000. Only they found out na nung pagdating niya dito is 1 month lang tapos wala na siyang trabaho. Hindi siya binigyan ng working visa. So, wag po tayo basta-basta naniniwala sa mga page na yan. Ang pinaka-legit is yung website ng POEA. Doon po tayo magtingin. Question is from Maryvic NC. So, question niya is, ma'am, ask ko lang mga college, any job offer ba na nag-accept ng agency sa Pinas? Thank you and God bless po. Hindi ko nag-gets itong question mo. Ano bang ibig mo sabihin? Ask lang po mga college, any job offer ba na nag-accept ng agency sa Pinas? Hindi ko naintindihan to, pero kapag ka nakakita ka ng agency, tignan mo yung qualification nila. If kailangan nila is college graduate, undergrad, or high school graduate, kasi makikita mo naman yan. Depende yan sa profession mo. Pero usually, tumatanggap sila kahit college, undergrad. Question is from Chriselle Maris Malyari. Mahigpit po ba pagdating sa medical sa Pinas? Salamat po. Hindi naman. Normal lang yung medical. Yung akin lang is hindi ko alam kung bakit hanggang phase 3 yung medical niya. Pero usual lang. X-ray, urine, stool, physical, exam. Basta mga ganun lang. Pero hindi naman mahirap. Pero syempre, kung may sabit ka, hindi ka makakapasa. Pero normal lang. Tapos dagdagan ko na rin, hindi ko na kasi nakita kung nasaan doon. Pero may nagtatanong dito na kung magkano daw ba ang minimum na sahod. Nasabi ko na po dun sa una kong vlog, ang minimum po dito is 11 to 13 zloty. Depende sa profession mo. And then usually twice yung off every week. So 5 days a week, 2 days off. And then 8 hours a day or more. So yun po yung salary dito. Kung may mga question pa kayo, i-comment nyo lang at sasagutin ko yan. Kung nagtataka kayo kung bakit ang tagal kong hindi nakagawa ng vlog, kasi medyo busy ako sa mga bagay-bagay. And oo nga pala mga ka-diaries, ako po ay uuwi na ng Pilipinas. Huh? Yes! Dahil gusto ko, charot. Dahil may mga rason ako. Siguro sasabihin ko na lang kung bakit or paano ko naisip na umuwi na ng Pilipinas sa susunod ko na vlog. Pero yes po, uuwi na ako. Kung gusto niyo makipagkita, halika, kita tayo. Bye guys!